Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa coca farmers. So ito po ang kalabasan no sa lupa na tinambak natin sa puno po ng ating ampalaya. Okay, so kung tingnan natin, ganito po kalinis mga kapwa coca farmers. So yung ganito kalaking tanipan, no, tingnan niyo, sobrang laki to, nasa 42 kalinya. Tapos may daan sa gitna. Ganito na kalinis lahat mga kapwa coca farmers. Okay, so kung tatanungin nyo ako kung bakit ganito kalinis, may ginagamit ba ako na herbicide? Wala pa po. So antayin natin no, ang isang linggo or dalawang linggo, pag sumisibol na ang damo, doon mag-apply tayo ng pang-control sa damo. Okay, so ang ginagawa namin, rinatubitor ko yung gitna, tapos pinala at tinambak sa puno ng ampalaya. So sa inyong lahat mga kapwa coca farmers, yung tanim day natin ay 25 days na sa ngayon, no? 25 days, ito na po siya. Nakaakyat na po siya sa itaas. So maganda nang tingnan kasi malinis na po hanggang sa dulo. So yung lawak po ng taniman natin dito mga kapwa coca farmers, share ko lang po sa inyo. Mahigit kumulang po ito no, sa 2 hektarya at kalahati kasi nasa 3 hektarya to lahat. Pero hindi pa namin nataniman yung nasa mga kalahating hektarya. So ito po ang taniman natin ng talong na may daan sa gitna kung saan malinis na. O tingnan nyo, maganda na. Tapos yung mga lupa na tambak na sa puno. O. So ganyan din. Tapos yung mga puste natin ganyan ka arrange o. Katuwid. Then yung gamit natin tie wire. So sa nagtatanong sa akin, gaano daw kataas? So ito po no mga kapwa ko ka farmers no. Parang nasa mga 7 feet ang taas po ng ating kapangan. So sobrang linis na po siya mga kapwa ko ka farmers ang ating ampalaya dahil po sa inaararo natin gamit ang rotavator ang gitna tapos tinambak po sa puno. Bakit kailangan nating magtambak ng lupa sa puno? Okay, so share ko lang po sa inyo mga kapwa ko ka farmers yung idea at para na natutunan ko. Kung magtatanim ako ng ampalaya, halos umabot na po no, sa mga 30 years na po kasi nasa 34 years na po tayong sa pagtatanim. So yung ganitong sistema o style sa pagtatanim ng ampalaya ay natutunan ko pa galing sa aking lolo, tatay hanggang namin. Pati yung anak namin nag-aaral, marunong na din sa pagtatanim ng gulay. So dahil sa katagalan ng panahon natin sa pagtatanim, ay konti na po tayong idea na natutunan na pwede kong ibahagi sa inyo. So ito na po siya ka-farmers, no? So basta na application ang ating ampalaya, kaya nga ganito na siya. Then tapos pagka 24 days kahapon, inaararo, tinambak ang lupa sa puno ng ampalaya para may ugat ang ating ampalaya na marami. Kasi yung ampalaya, pag once na matambakan natin ng lupa ang puno, sumisibol at maraming ugat. So pag maraming ugat mga kapwa ko ka-farmers, yung sanga ng ating ampalaya ay mabilis lang pong lumaki tapos magdala ng bunga. Oh. So kahit 25 days na po siya mga kapwa ko ka-farmers, may makikita na po tayong mga maliliit na bunga. Okay? So lipat tayo mga kapwa ko ka-farmers sa ating talong na 24 days. Ipapasilip ko sa inyo, no? Ito na po ang update sa ating tanim na talong. So, basta application ko mga kapwa ko ka-farmers no sa 2 variety ng ampalaya, Mestiza F1 at saka Galaxy Max F1. So, yung pinapasilip ko niyo dito banda ay Galaxy Max F1. So, ito na ang ating talong mga kapwa ko ka-farmers na itinanim natin noong 25 no? 25. So, ngayong 25 mag 1 month na. Okay. So, maganda na pong tingnan no. Ang ating 25 days old na talong, kung lalapitan natin sa ganyan na po sila kakapal. O yan, malinis na ang talbos. So nung bago pang tanim, maraming kagat sa maliliit na ulod. Pero ngayon, dahil in-apply na natin ang pang-control, so malinis na mga kapwa ko ka-farmers at medyo matatangkad na. So ganyan na din sila katangkad hanggang sa dulo. So, yun po ang linya ng talong. So may mga balag na para pag tumangkad pa sila, patuloy tumangkad, tatalian natin mga kapwa ko ka-farmers galit ang Atlas Twine. Kagaya ng nakikita yung kulay puti, yun po ang ating kamatis. So pwede nyo akong samahan sa kamatis, ipapasilip ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers.
Samahan niyo ako mga kapwa ko ka-farmers, no, ipapasilip ko sa inyo ang ating kamatis. So may kunting daan tayo dito. Yung nilagyan nating poste. So malapit na ta kayong makaabot sa ating kamatis para mapakita ko sa inyo. So yung talong natin, no, kahit saan tayo ikot, maganda na po silang tingnan. Malapad na po ang mga dahon, no. So ito na mga ka-farmers, no, ang ating kamatis. So simpleng balag lang ang ating ginagawa. Ito, pinalian natin ng Atlas twine. So ang purpose po natin mga ka-farmers, bakit ako naglagay ng balag na ganito taas, dahil po pag sobrang tangkad, no, hindi tayo mahirapan kasi mataas na. So yung taas ng ating balag na kung saan tinatalian natin at itinali sa tie wire nating gamit ay nasa mga 5 feet o 6 feet. So yung siguro mga ka-farmers, no, lagpas nasa 5 4 ako, siguro nasa mga 6 flat siguro to ang height. Tapos tinalian natin ang ating kamatis mga kapwa ko ka-farmers. So ito po ang simpleng balag natin sa kamatis. Then yung kamatis natin na tinatalian sa dahon, no. So sa dahon po ko tinatalian mga kapwa ko ka-farmers yon. Gamit ang Atlas twine. Okay, so para pag may hangin, kagaya na ngayon, no, medyo mahangin, hindi siya bumigay. So maganda na po siyang tingnan. So yung talong na yung ampalaya natin, ang tanim tayo, nag-start tayo ng 2021, no, dalawang araw. Tapos yung ano naman natin mga kapwa ko ka-farmers, yung talong natin 25, then 26 yung sa kamatis. So ito na. Ngayong 26, mag-isang buwan na, pero may bulak na tayong makikita at tapos matangkad na. So basal application po ang ating talong kamatis, kaya nga ganito siya katangkad, no. So hindi po tayo nag-pruning mga kapwa ko ka-farmers. Tingnan natin, no, may mga maliliit na sanga, lahat pa akyatin ko. Oh, may maliliit na tayong bulak na nakikita. So yon. Okay, so bago tayo magtapos, bigga shoutout po sa lahat ng mga shareer, commentator, at saka sa mga viewers, bagong followers or subscribers sa ating YouTube channel. Sa inyong lahat, no, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad. Sa lahat na nakasubaybay at nag-support palagi sa ating YouTube channel, magandang hapon po sa inyong lahat. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless. Kung may tanong man kayo, paki-inbox lang po, no, para mabigyan natin ng kasagutan. Okay, bye-bye po.